Ang Perfect Morning with Cheryl Cosi may hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Siksika na ng kaalaman na talakayan. Perfect Morning with Cheryl Cosim sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Bagong hamon na naman ang harapin. Kahit anong nararamdaman, lahat ay kakayanin. Sa tulong ng may kabala sa Halagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Happy perfect morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon ay Miyerkules, March 17, 2021. Ako po si Cheryl Cosim. At ito po ang perfect morning, katuwang ang MX3. Sa mga suki po natin na nakikinig na sa Radyo 5, 92.3 News FM, hello po sa inyo. Kamusta po ang inyong umaga? Kamusta po ang pagsisimula ng inyong araw? I hope you're all doing well. It's a hump day. It's my favorite day of the week kasi paborito ko to kasi ito yung panahon, I think a perfect day na para ma-assess mo, lalo na pagdating sa trabaho, kung medyo tatamad-tamad ka or very productive ka or medyo mas advanced ka, doon mo ba matatansya ano yung iyong linggo, yung kung ikaw ay kailangan may habulin pa or pwede nang mag-slow down na kaunti. So nasaan po kayo doong bahaging yon, mga kapatid? At syempre dun sa mga nakatutok sa atin sa ating FB page, hello po sa mga nakatutok sa FB page ng Radyo 5 at Perfect Morning. At mapapanood nyo po kami live, of course. And please, please, please don't forget to click that bell button sa ating YouTube channel, Cheryl Cosim Official. Again, that's Cheryl Cosim Official. Live po kami dyan. At whether sa nasa Facebook po kayo or nasa YouTube po kayo nakatutok, sumali po kayo sa aming talakayan. Inaanyayahan po namin kayong magtanong, sumali sa ating discussion, ipunto po yung inyong mga opinion, maari po yan. 5 ang ating pipiliin today dahil katuwang po natin ang MX3. Of course, 5 po ang ating pipiliin today na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. May kasama po yan, of course, yung ating MX3 capsules, tea and coffee, at may kasama po yung Holy Bible. Kung hindi man po Holy Bible yan, daily bread, no, niya. Basta may kasama po yan para ma-inspire po kayo at gabayan kayo sa ating pang-araw-araw. At mga kapatid, mahigit isang taon na po, ano, today is March 17 actually. Ngayong tamang-tama, ngayon yung parang pinaka-anibersaryo na unang araw ng ating lockdown ng pagkaka-announce ni Pangulong Duterte a year ago. At iba't ibang klase ng hirap marahil po ang nararanasan ng bawat isa. Kaya naman po hindi maiwasan ng iba na isipin na parusa ng Diyos ang nangyayaring ito. May mga ganong pagkakataon, lalo na po siguro sa simula. Ngayong ang panahon po ng Kwaresma, marami ang nagninilay o napapaisip kung mahal nga ba talaga tayo ng Diyos o kung bakit hinahayaan niya na mahirapan tayo ng ganito. May mga ganon tayong katanungan pag may mga pagsubok tayong hinaharap, mga kapatid. Pero mas intindihin po natin bakit ba nangyayari ito sa atin. Ano po? At paano tayo mas magiging positibo sa pagharap sa hamon ng buhay. Pag-usapan natin yan. Kasama po natin ang founder at ministry director po ng Ezra Renewal Ministries International at composer ito.
Tuwing mapapakinggan ko tong kantang to, talagang manunuot sa'yo eh. Tipo ba? At talagang mararamdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon. Play natin yan ha. Bed natin yan niya ha. Ang composer ng Diyos ay Pag-ibig, Pastor Dave Magalong. Perfect morning, Pastor Dave. Perfect morning. Perfect morning sa iyo, Cheryl. Good to see you again. It's good to see you always, Pastor Dave. Yung talagang kanta na Diyos ay pag-ibig, yung pag yung parang gulong-gulo ka na pagod ka na, stress ka na, parang puputok ka na, yung ganong pakiramdam. Pag napakinggan mo, mapapahinto ka eh. Talagang makakalma ka, Pastor Dave. Talagang so ang makakalma ka doon sa kantang yon. Pero yun ang gusto natin din pag-usapan, Pastor Dave, itong nakalipas na taon. Sabi ko nga, ngayon yung anniversary, first day ng implementation last year ng Enhanced Community Quarantine. Ano po? At it's been a year. And last Sunday, Pastor Dave, mismong na rin yung mga experts na nagsabi sa atin at pamahalaan na mas mabigat yung ating hinaharap. Dahil dito sa different variants na lumalabas at sinasabi nga na mas nakakahawa ito at nakikita naman natin yung numero na pagtaas ay mas patuloy yung pagtaas ng ano. So, nagpapakita lang na hindi ito matatapos anytime. And hindi lang naman yung virus, yung epekto ng virus ngayon ang problema natin, epekto sa atin. Mayroon nawalan ng trabaho, nagsara ng negosyo, mentally and mentally na sa stress ang mga tao, depression, anxiety, ang dami natin pinagdadaanan. Pero nakakalimot tayo na sandali lang, baka ako nung una may ganun eh, pero nung bandang gitna, na-appreciate ko din yung nasa lockdown tayo or nasa community quarantine. At saka nakita namin, parang nag-usap kami sa family na it's God saying us, let's take it as like God telling us, mag-pause ka muna. Pause muna kayo. Masyado kayong busy. Marami kayo yung mga dapat na isipin or dapat mas mag-focus or alalahanin or tignan ay nakakalimot. Puro na tayo material na bagay. Nakakalimot na tayo yung mga ganon. Pero, at sa panahon ng Kwaresma, mas siguro kung hindi nyo nagawa yan doon sa isang taon, ano, Pastor Dave, na nag-community quarantine tayo, it's a perfect time, always a perfect time, a good time pag during Kwaresma, panahon po ng Holy Week. Ano ba ang common misconception sa Pastor Dave ng tao tungkol sa Lent o Kwaresma po? Actually, makulay at ang pagdiwang ng Kwaresma sa Pilipinas. Ano? Mm-hmm. Lalo na sa pagsasadula ng tinatawag na Senakulo, mm-hmm, na siyang pagsasaalaala ng mga kaganapan ng pagdarusa ng ating Panginoong Hesukristo simula sa araw ng palaspas hanggang sa pagkabuhay na muli, di ba? Mm-hmm. Subalit, isa sa mga misconception, ito yung pag-usapan natin, sa pagdiwang na ito, ay ang paniniwala ng karamihan sa likod ng kagawian na tinatawag nating penitensya. No? Mm-hmm. Ito yung sinasagawa tuwing Biyernes Santo ng mga tinatawag nating flagellantes, yung mga pinapalo ang kanilang sarili, no? Hanggang makasugat-sugat yung kanilang likuran. At meron din nagpapapako talaga sa krus sa Biyernes Santo. At ang paniniwala na sa pagsasagawa nito taon-taon dahil sa isang panata, na ito ay totoong makakapagbayad ng kanilang mga kasalanan na ginawa sa buong taon. Okay? Ito yung pangunahing misconception actually. Dahil ang Kwaresma actually ay pagsasaalaala ng sakripisyo ng ginawa ng ating Panginoong Hesus bilang kanyang pagbabayad ng buo sa lahat ng ating mga kasalanan. At wala nang maidadagdag sa minsanang pagbabayad na ginawa niya para sa ating lahat sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ang sabi niya sa krus, it is finished. No? Naganap na, tapos na. Actually sa wikang Griego, na siyang original ng wika kung saan sinulat ang mga ebanghelyo. Ang salitang naganap ma or it is finished ay salin sa isang salitang Griego, yung salitang tetelestai, na ginagamit din sa accounting noong panahon na yun. At nangangahulugan na nabayaran na ng buo. So pag sinabi mo it is finished, nabayaran na ng buo. Okay? Ibig sabihin nito na wala nang kautangan na natira o sinarado ng account ng kautangan.
wala na tayong maidadagdag na pagbabayad sa isang kautangan na binayaran na ng buo ng ating maniligtas. Binayaran na niya ang lahat ng ating mga kasalanan mula sa ating kapanganakan hanggang sa ating kamatayan. Ito nga yung sinasabi sa Biblia, sa sulat ng mga taga-Hebreo, chapter 10, verse 10 to 12. And I quote, sabi dito, at dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Verse 12, si Kristo ay minsan namang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos. Sinasabi niya naman sa taga-Roma, sulat sa taga-Roma, chapter 6, verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob, libre, ng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo na ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay libreng kaloob na para sa atin dahil binayaran na ng buo ng ating manliligtas ang kaparusahan natin ng kamatayan sa magitan ng kanyang pag-ako ng kaparusahan iyon. Kaya totoong namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. So, pag marami, sabi nyo nga po, maraming misconceptions, pag pinag-usapan natin yung tunay na kahulugan nga po ng Kwaresma ulit, particular, bakit kailangan, di ba? Marami pa rin tanong eh, paulit-ulit, pero mas kailangan talaga natin ma-absorb, mas maintindihan po yung talagang dahilan kung bakit bakit kailangan mamatay ni Jesus sa krus para sabihin na talagang ito yung pagpapakita na walang hanggan, walang kapantay na pagmamahal sa atin. Amen. Well, ganito kasi yan. No? Lahat tayo ay makasalanan. Inamin natin yan. No? At binali natin ang mga batas ng Diyos. At ang kaparusahan sa kasalanan natin ayon sa batas ng Diyos ay kamatayan. No? Hindi lamang ito physical na kamatayan na hinato ng Diyos kay Adan at Eva at tayo siyempre nasama doon. No? Kundi ito ay tumutukoy rin sa spiritual na kamatayan at ito ay tumutukoy sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa lugar ng walang hanggang kaparusahan na tinatawag ng ating Panginoong Jesus na impyerno. Okay? Ayon sa mga ebanghelyo. Ito galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesus yan. No? Sinabi niya na meron talagang totoong impyerno. May kaparusahan ng ating mga kasalanan dahil makatarungan ng Diyos. Mas marami nang sasabi, kung talaga ang Diyos ay pag-ibig, bakit na tayo itatapon sa impyerno kung mahal niya tayo? Pero nakakalimutan natin, ang Diyos ay makatarungan din. At ang katarungan o hustisya ay naghahato ng kaparusahan sa pagbali ng batas. At ang pagbali ng batas ng Diyos ay hinatulan niya ng kamatayan bilang kaparusahan. Tulad ng hato na tinanggap ng ating mga ninuno na si Adan at Eva. Kung wala ng kaparusahan ang kasalanan o krimen, na pareho namang pagbali ng batas, eh wala nang hustisya at katarungan. Alam mo, nakakatawa sa ating Pilipino. Pag tayo nakasala o nakasakit ng kapwa natin, naalala natin, ay Diyos ay pag-ibig. Siguro maintindihan niya kung bakit ko nagawa yun. Mm-hmm. Pero pag ibang tao nakasala sa atin, makatarungan ang Diyos, magbabayad ka rin. Naalala lang yung katarungan. Pag ikaw yung nasaktan, di ba? Mm-hmm. Pero pag ikaw nakasakit, ay pag-ibig ang Diyos. Kailang tandaan natin, ang katarungan ng Diyos ay na-apply din sa atin pag tayo nakakasala. Okay? May kaparusahan talaga ang pagbali ng batas ng Diyos. Pero dahil pinili ng Diyos na mahalin pa rin tayo sa likod ng ating paghihimagsik sa Kanya at pagbali ng Kanyang mga batas, gumawa siya ng paraan para maligtas niya tayo sa hatol na walang hanggang kaparusahan na kamatayan na nararapat sa atin dahil sa Kanyang katarungan. Kaya sabi nga sa John 3, verse 16 and 17, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang patulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Dahil dito, kailangan mamatay si Jesus para sa atin, bilang ating kapalit o kahalili, para tayo ay mapalaya ng Diyos sa kaparusahan ng kamatayan na nararapat sa atin dahil sa kanyang katarungan at mapatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan dahil binayaran na ng buo ni Jesus ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang minsanang pag-aalay ng buhay niya sa krus ng Kalbaryo. At ito ay sapat na ayon sa Biblia. Mga kapatid, Pastor Dave, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, sinasabi nga nila,
marami. At nangyayari kahit sa akin minsan eh. Kung tunay na mahal tayo ng Diyos at namatay siya sa krus para sa kaligtasan natin, bakit tayo nakakaranas ng hirap o sakit ngayon? Masintindihin po natin yan, mga kapatid. Pag-usapan natin yan, pasagot natin yung mga tanong na yan sa pagbabalik ng Perfect Morning, katuwang po ang MX3. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik kami. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153. Ang Perfect Morning with Cheryl Cosi may hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Nagbabalik po ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. Kasama po pa rin natin si Pastor Dave Magalong. At pinag-uusapan po natin, mga kapatid, ang regalo ng Diyos na tunay na pagmamahal or true love. Sumali po kayo sa aming kwentuhan ni Pastor Dave. Maaari po kayong magtanong. Maaari nyo pong i-post ang inyong opinion or katanungan nga po. At magkakaroon po kayo ng pagkakataon manalo ng gift pack mula po sa MX3. Meron po yung kasamang capsule. Ayan. At ang ating tea and coffee. And also, syempre, may perfect yan. Kasama po yan na Holy Bible or Daily Bread. Sa mga gusto pong sumali, i-post nyo lamang po ang inyong mga katanungan sa ating FB page, Perfect Morning, or sa Radio 5, or sa ating YouTube. Tumutok po kayo sa aming YouTube channel. We're live, Cheryl Cosim Official. Again, that's Cheryl Cosim Official. Maaari nyo po dyan i-post ang inyong mga katanungan or mensahe lamang po, our opinion. At mamaya po, mamimili kami ng 5 magkakamit po ng ating gift pack mula po sa MX3. At i-announce ko lamang po yung nanalo last week, March 10. Hindi ko po na-announce masyado kung... masyado akong madaldal na nakalimutan ko pong i-announce. Si Roel Apgao Armen Sediego, Harleen Villanueva, Gian Navarro, Reynaline Rojas Villahin. Kayo po yung winners namin nung March 10. Ang aming pong request sa mga winners po natin and the past winners pa po, at kung hindi pa po ninyo natatanggap yung inyong mga gift pack mula po sa MX3, send us a direct message sa aming Perfect Morning FB page, Perfect Morning with Cheryl Cosim FB page. Ilagay nyo po doon yung date ng inyong pagkapanalo, inyong buong pangalan at contact number, maging ang inyong address. Para po makontakt namin kayo, at makapag-coordinate po kami kung paano namin maipapadala po sa inyo yung inyong mga napanalunan. At syempre today, meron pa po kaming pipiliin na 5 muli na magkakamit po ng gift pack mula po sa MX3. I-post nyo lamang po again yung inyong opinion, komento, at or inyong mga tanong sa aming FB page, Cheryl Cosim, sa aming FB page na Perfect Morning with Cheryl Cosim and Radio 5, or sa ating YouTube channel, Cheryl Cosim Official. So, ayan po. Kasama na natin si Pastor Dave. Ito, Pastor Dave, typical. Ito po, typical na tanong ng marami. Kung ultimate sacrifice of love ni Jesus ang kanyang pagkamatay sa krus, bakit hindi ko ito maramdaman? Bakit nakakaranas pa rin ako ng paghihirap? Bakit hinahayaan ng Diyos na magkamali ang tao? Yung mga, ang daming tanong, di ba, Pastor Dave? Karma ba na maituturing ang mga paghihirap na nararanasan ng tao? Pinaparusahan ba ako ng Diyos sa mga pagkakamali ko? Ganun ang mga tanong, Pastor Dave. Ayan, medyo nag-freeze lamang po si Pastor Dave. We will reconnect with Pastor Dave. Dahil di po ba, pag may mga pagsubok tayo, sabi nga kanina ni Pastor Dave, pag tayo na yung nakakaranas, naka-question natin yung desisyon ng Panginoon or kung bakit tayo
nagtatanong tayo, kini-question natin yung pagmamahal ng Panginoon. Pero pag ibang tao ang nakakaranas o nagkamali sa iyo, ay sinasabi mong mananagot ka sa Panginoon. May mga ganun tayo eh. At ngayong Kwaresma, kaya po natin ito yung gustong pag-usapan. Ngayong Kwaresma ay ito po yung gusto natin. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na magnilay-nilay. Usually kasi di po ba pag Holy Week, kahit na ito ngayong pandemya, I'm sure may mga kanya-kanya na po tayong plano na gagawin. Saan ba natin gustong pumunta? Gusto ba natin magtungo sa ibang probinsya, diba? Saan tayo magpapa-book? Saan tayo magbabakasyon? Bakasyon ang iniisip natin. Pero sana doon sa, kung sakali man na gusto talaga natin magbakasyon, makasama natin yung pamilya sa ibang lugar at mas mabawasan yung stress sa bahay. May mga ganon eh. Hindi mawala yung pagkakataon na magnilay-nilay pa rin tayo doon sa kung bakit nangyayari sa atin to. Ano ba gaano kalakas or yung relasyon natin sa Panginoon. At mamaya po, again, inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating talakayan. Marami tayong tanong eh, ano yung mga tamang attitude sa mga hardships o pagsubok? Madalas kasi nag-give up or kini-question kagad natin pero hindi natin tinat ang Panginoon, di ba? Nagtatanong tayo, bakit yung ginagawa sa akin to? Bakit ko to nararanasan? Do I really deserve this? Pero hindi natin natatanong na ano ba yung mga nagawa natin? Kung mga, bakit nangyayari din ito sa atin? Well, mga kapatid, sige po, para mas mahaba po yung ating discussion with Pastor Dave, break muna po tayo ng kaunti. Again, inaanyayahan po namin kayong magtanong at magkaroon ng pagkakataon na manalo po ng gift pack mula sa MX3. I-post nyo lamang po yan sa ating YouTube channel, Cheryl Cosim Official, or sa ating FB page na Perfect Morning with Cheryl Cosim, or sa page po ng Radyo 5. Huwag kayong bibitiw, magbabalik po kami. The Word of God, 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153. Nagbabalik po kami dito sa Perfect Morning. Ituloy na po natin yung ating discussion with Pastor Dave Magalong. Pastor Dave, are you there? Are you back? Yes. Ayun. Yes, I'm back. Ayan. Pastor Dave, yung kanina pong tanong ko, no, typical na tanong nga ng marami, kung ultimate sacrifice of love ni Jesus ang kanyang pagkamatay sa krus, bakit hindi ko ito maramdaman? May mga ganong pagkakataon na nakakahiyaman sa Panginoon, ano? Pero natatanong natin yun. At bakit nakakaranas pa rin ako ng paghihirap? Bakit hinahayaan ng Diyos na magkamali ang tao? Karma ba na maituturing ang mga paghihirap na nararanasan ng tao? Pinaparusahan ba ako ng Diyos sa mga pagkakamali ko? Ang daming tanong eh. Pag may pinagdadaanan ang isang tao, di ba, Pastor Dave? Sige, sesayin natin. Yun, una-una, ang pag-ibig ng Diyos, ay kanya ipinakita na sa atin nung sumagitan ng pagsakripisyo niya ng kanyang anak na si Jesus sa krus para sa ating kaligtasan. Hindi ito mararamdaman kung hindi natin ito muna paniniwalaan at tanggapin bilang katotohanan. So kahit ano pong sabihin sa iyo ng isang tao, mahal kita, marami ang ginawa para sa iyo, para mailigtas ka, pero ayaw mo maniwala, hindi mo mararamdaman kasi ayaw mo paniwalaan yung totoong sinasabi sa iyo. So bakit naman nakakaranas pa rin tayo ng paghihirap kung talagang mahal tayo ng Diyos? Well, alam mo, may tatlo kasing maaring sanhin ang ating mga kahirapan sa buhay. Una-una, ang isang sanhin na ating kahirapan ay ating mga mismong sariling kasalanan at mga maling desisyon na nagbubunga ng masakit na mga resulta sa ating buhay. Hindi natin pwedeng isisi yan sa Diyos dahil sariling responsibilidad natin at kapanagutan natin ng ating sariling mga desisyon. So marami mga tao naghihirap kasi may mga mali silang gawin ng desisyon na ngayon nakaroon ng hindi magandang consequence. Okay? Another dahilan ng paghihirap natin ay yung kasalanan naman ng ibang tao na nagdudulot ng kapinsalaan o kahirapan sa atin, di ba?
Dahil na namumuhay tayo sa isang makasalanang mundo, wala naman tayo sa isang perfectong mundo. Hindi rin natin pwedeng isisi yan sa Diyos sa dahilan na kailangan tanggapin natin na na lahat ng tao ay nagkakasala sa kapwa. Tulad rin natin. Balik tayo kay Lord, bakit pinayagan mo saktan niya ako? Ikaw naman nakakasakit kasi ibang tao din, eh, di ba? Pero siguro yun rin sinasabi ng tao na saktan, bakit Lord pinapayagan mo masaktan ako sa taong ito? Lahat tayo nagkakasala. So lahat tayo, we will really affect each other pag gumawa tayo ng hindi tama. Pero pwede natin isipin, bakit hindi pinigilan ng Diyos? Yun yung tanong, di ba? Bakit hindi pinigilan ng Diyos ito kasalanan ng ibang tao laban sa akin na nagpinsala sa akin kung mahal niya talaga ako? So ang sagot dyan ng Biblia, summarize ko lang kasi malaki yan, paksa. Ang sagot dyan ng Biblia ay may mabuting plano ang Diyos na hindi basta-basta natin maunawaan sa ngayon. Ngunit sa tamang panahon, makikita din natin ang magandang kahinatnan ng masakit na karanasan natin kung tayo ay magtitiwala sa Kanya at gumawa ng tamang mga desisyon. Pag gumawa tayo ng maling mga desisyon bilang reaksyon sa masakit na karanasan, dahil sa mga pangyaring yan, lalo lang natin mapapalala ang sitwasyon at yan ay magiging responsibilidad na natin na din natin pwedeng isisi sa Diyos tulad ng, hindi pagpapatawad. Mamumuhay ka sa galit, kapaitan. Siyempre yung galit mo, maapektuhan yung health mo. Both emotional, pati physical. Relasyon mo sa kapo mo, maapektuhan ng galit mo kasi may dinadala kang galit sa puso mo. Desisyon mo na yan, okay? Ang nais kasi ng Diyos, sinuturo sa atin, magpatawad tayo, okay? At yan naman yung tinalakay na natin sa December 22 episode. So if you want to understand bakit mahalaga ang pagpapatawad at paano ang magpatawad, in-encourage ko pakinggan niyo po yung December 22 episode ng Perfect Morning. Yes. Now, there's a third source ng kahirapan natin. Ang kahirapan na dulot ng mga kalamidad, tulad nitong pandemya, nalabas na sa control ng mga tao. Kaya tinatawag itong mga acts of God. Eh. Okay? Tulad nitong mga mapagpinsalang mga bagyo, lindol, at iba pang mga sakuna na common na sa ating mga Pilipino yung mga karanasan na yan. Eh. So, ang tanong natin, bakit pinapayagan ng Diyos ang mga ito? Kahit mga kung minsan ay kamalian ng taong sanhi ng mga sakunang ito tulad ng abuso sa ating environment, di ba? Kaya nakakaroon ng mga flooding sa ilang areas kasi nawala na yung mga puno sa mundo. So ang sagot dyan, ganun pa rin. Diyos lang nakakaalam ng kanyang dahilan kung bakit pinapayagan niya yan tulad ng pandemya ito. Dahil meron siyang magandang ginagawa sa likod ng mga masasakit na karanasan nito. Kung atin lamang titingin at hahanapin, mabuting nangyayari tulad ng pandemya. Nakikita natin marami na kasi may mga namamatay. Pero nakikita pa natin na pinayagan ng Diyos to, para tulad nga sabi mo, para makaroon tayo ng time, pag-isipan natin, tama pa ba yung ginagawa ko sa buhay ko. It's a time to pause and reflect na yung relasyon sa pamilya, mabibigyan na mas malaking panahon ngayon kasi hindi ka na busy, di ba? Maraming tao na napapalapit sa Diyos sa mga sa takot, di ba? Marami pong maganda na gawa ang pandemya. Doon po kumikilos ang Diyos. So meron siyang maganda. Maring hindi agad natin maintindihan. Pero kung matitiwala tayo na may magandang mga magaganap pagkatapos ito dahil alam natin ang Diyos ang may hawak ng lahat kahit sa mga sama na pinapayagan niya, huwag na tayo gagawa ng maling desisyon bilang reaksyon. Kasi pag tayo gumawa ng maling desisyon bilang reaksyon na hindi tama sa mga pangyayari, tayo na magiging responsible sa magiging resulta ng ating mga maling desisyon. So binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagkakataon na gawin yung tama para lalong mapabuti yung ating kalagayan sa buhay. Kasi may mga pagkakataon. Kasi siguro ang tanong, Oo. Ang nangyari kasi, Pastor Dave, meron yung mga sa sobrang siguro yung sakit at pagod na hindi na nakakaisip ng tamang desisyon na mas naghahamon pa. Sige, patunayan mo. Ayun. Mas pahirapan mo pa ako. Wala ka naman dyan eh. Parang ganun pa yung nagiging attitude minsan. Paano mo, kunwari may isa kang kakilala na ganun ang pinagdadaanan? Lahat tayo may hardships, mga kapatid. Lahat tayo nakakaranas ng pagsubok. Pero iba-iba yung pagtanggap natin eh. At may mga pagkakataon na meron tayong mga mahal sa buhay, mga kakilala, na nangangailangan ng gabay. So, paano kami makakatulong? Paano natin matutulungan yung ganun na may saradong pag-iisip, Pastor Dave? Ano yung dapat sabihin na tamang attitude sa pagharap? Well, natural yan. Go ahead po. Oo. Natural lang kasi tao tayo. May tendency siyempre, we are, yung ating pag-unawa ay pwede pong maging limited, no? Kasi nakapokus tayo dun sa ating pain.
Siyempre, pag nakakaranas tayo ng sakit, marami talaga tayong maiisip na sama. Naiintindihan naman ng Diyos yan, kaya ang Diyos mapagpasensya sa atin, maunawain siya. Kaya kailangan lang talaga, dumating ang panahon, kilalanin natin na ano may nangyayaring ito. Pwede kong respondihan ito ng tamang mga desisyon para lalang mapabuti ang sitwasyon. Kasi ang nagpapalala sa ating mga karanasan sa buhay na hindi maganda, yung ating mga maling reaction, maling desisyon, yun ang nagpapalala. Hindi na makalooban ng Diyos na mangyaring ganun. Kaya itong mga pagsubong ito, parang hamon ng Diyos sa atin na matuto tayong na mag-responde sa paraan na lalong mapagtatanggumpayan natin yung pagsubok. Kasi we cannot always control our circumstances, but we can control how we choose to respond to the situation, di ba? Okay? So, kaya ano pong sakit ng gawin mo sa akin, kung ako matutong yun, marunong magpasensya na lang, huwag na lang pansinin, you know, patawarin na lang kita, lahat naman tao nakakasala, ako rin, nakakasala rin ako. So, naiintindihan kita, pareho lang tayong tao makasalan, so, unawain na lang kita, di ba? So, hindi ako magtatanim ng sama ng loob, so, hindi maapektuhan yung aking buhay, dahil wala akong galit na tinatanim. Kasi, nagdesisyon ako, nagawin ang tama na makakatulong sa atin, na mapagtagumpayan ko ang pagsubok na ito. Ayon sa Biblia, ang bawat pagsubok sa buhay na pinapayagan ng Diyos, niloloob niya para baguhin o ituwid tayo sa magitan ng ating matututunan sa mga karanasan nito. Okay? Mm-hmm. O kuminsan ginagamit niya para pakumbabain tayo. Pati balik loob tayo sa kanya dahil yes. Masyado na tayong nakalimot at kung ano na naman ginagawa natin sa buhay natin na di tama, di ba? Just kinutos like what's na ng Diyos sa atin now. Na ibigin natin siya ng buong puso at kaluluwa. Yes. Kaya nga, di ba? So maraming masyadong busy noon, walang oras sa Diyos, walang oras sa pamilya. Ngayon, meron na, di ba? Pinapakumbaba tayo ng Diyos . Para kilalanin natin, hoy, may Diyos, narito ang Diyos, ha? Buhay ako. Tsaka hinihintay ko yung pagmamahal sa akin kasi utos ng Diyos yung love the Lord your God with all your heart and soul and mind. At sundin na kanya mga utos para lalong mapabuting buhay natin sa ating kapakanan at kabutihan din yung mga utos niya. Pero malimit kasi tayong nagiging makasarili, inuuna natin ating sarili at gusto natin gawin yung mali, makasalanan, kaya nagdurusa tayo. Kaya ginagamit niya itong mga ganitong mga masasakit ng karanasan. Many times para gisingin tayo bago pa lumala ang ating buhay. Kaya marunong ang Diyos . Yes. Hindi natin, minsan sabi niyo nga, we're blinded. Ano? We're blinded ng pagsarili natin na hindi mas kailangan na hindi natin nakikita na buti nga may pagkakataon pa tayo Binigyan tayo ng pagkakataon. Yes. Yeah, may kasamang pagsubok. Pero dun sa pagsubok, lagi tayong may natututunan. At nagigising o namumuwang tayo sa mga bagay na hindi natin na nakikita. Ano, mga kapatid? Meron pa isang importante. Go ahead. Na dapat natin maintindihan. Apo. Akala kasi natin, ang happiness is by, you know, based sa ating circumstances, di ba? I think we become happy kung mababago natin yung mga taong nakakaasar sa atin, kung mababago natin yung ating circumstances, siguro mas magiging maligaya tayo. Pero may mga circumstances sa buhay natin o mga tao na hindi natin kayang paguhin . So paano pag ano? Hindi na tayo magiging maligaya kasi hindi natin mabago yung ating kapaligiran. Pero alam mo, totoo, kaya tayo ang gustong baguhin ng Diyos. Kasi pag tayo ang nabago, nabago yung ating attitude, natuto tayo maging maunawain, mapagpasensya, natuto tayo magpatawad, matuto tayong makiramay sa mga weaknesses ng ibang tao kasi lahat naman tayo makahinaan. Pag tayo nag-develop ng tamang attitude, hindi na tayo masyadong nahihirapan, di ba? Kasi hindi na tayo naapektuhan ng mga taong yan. May tao dyan, lagi kang naasar kasi yung mga kilos niya, yung trato niya sa'yo, hindi maganda. Ngayon kung nag-develop pa na ng attitude na huwag mo na lang siyang pansinin, unawain mo na lang na yan ang kahinaan niya. Ako rin naman, may kahinaan din naman ako, hirap rin baguhin . So, dalawakin mo unawa mo at patawarin mo na lang siya. So, kung paano ikaw yung pinapatawad ng Diyos. Next time, pag ginawa niya yun, medyo naapektuhan kayo, pero hindi ka na masyadong nabibigitan kasi binago mo na yung attitude mo. Kasi kung ang lagi nating hiling sa Diyos, Lord, baguhin mo nga siya. Lord, baguhin mo nga yung aking kalagayan sa buhay para din ako naghihirap. Malimit, hindi agad sinasagot ng Diyos yan . Di ba? Napansin mo yan, Cheryl? The more you pray for God to change your circumstances or to change another person na nakaka-apekto sa'yo masyado, lalong lumalala . Di ba? Kaya kung minsan sabi, titigil ko nga yung panalangin ko, every time I pray, lalong lumalala at ang sitwasyon ko. Kasi malimit, mali yung ating hinihingi. Kaya nga pinayagan ng Diyos yan, mangyari sa'yo, hindi para takasan mo, iwasan mo, kundi harapin mo at magkaroon, matuto kang humubog ng tamang attitude, tamang approach
na makakatulong sa'yo mapagtagumpayan mong sitwasyon. In other words, every trial na pinalaan ng Diyos is meant to change you and enable you to become the better person who can overcome situations like this. Part yan ng growing up natin eh, di ba? Mm-hmm. Ang batang maliit, kung gustong turuan maglakad, yung baby, di ba? Pwede ba matuto maglakad niya pag lagi mo hinawakan yung kamay? Mm-hmm. Hindi, di ba? Mm-hmm. Kailangan payagan mo siyang wedapa na walang hawak sa'yo para matuto siya mag-balance. Mm-hmm. So maaari yung bata, hindi na intindihan, daddy, ba't mo ako hinawakan na dapat tuloy ako? Eh kung lagi naman hinawakan, paano matutunong mag-balance yung bata, di ba? Mm-hmm. So ganun yung po sa buhay, ang Diyos pumapayagan ng itong mga karanasan. Dahil meron, gusto niyang malabas sa atin yung mga katangian na makakatulong sa atin na mapagtagumpayan natin yan. Kaya lagi natin sinasabi ito. We find true happiness, not people because our circumstances have changed or people around us have changed. We find true happiness because we have changed. Okay? Pag nagbago yung approach mo, pananaw mo, pakikitungo mo, hindi ka na masyado apektado eh. Kaya ang gusto ng Diyos, baguhin ka. That's true. Hindi na intindihan ng marami yan eh. Mm-hmm. Hindi na intindihan ng marami yan. Kaya puro sisi sa Diyos. Mm-hmm. Eh ang gusto ng Diyos nga, pag-uwi ka para mas maging matagumpay ka. Yun ang nakakalimutan, Pastor Dave. Tanong, sisi ng sisi sa mga nakapaligid or sa Panginoon or dun sa mga nangyayari. Pero dapat ang una nating tingnan yung sarili natin. Diba? Yes. Yung hamon ng pagbabago. Para lalo maging effective ka. Na hindi po natin maikakaila, mga kapatid. Mahirap, oo, mahirap. Pero kung magagabayan po tayo at pakakayaan natin, nagabayan po tayo ng Panginoon, mas magiging madali sa atin na tanggapin yung mga dapat na pagbabagong gawin natin sa ating sarili. Sa ating pagbabalik, ayan. Sasagutin na natin, Pastor Dave, yung mga tanong ng ating mga kapatid. Again, pwede po kayong sumali sa aming talakayan. Maaari nyo pong i-post yan. Magtungo lamang po sa YouTube channel, Cheryl Quasim Official. Maaari nyo pong i-post dyan yung mga katanungan. Or sa FB page po ng Perfect Morning with Cheryl Quasim or sa Radio 5. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po kami. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153. Babalik po kami dito sa Perfect Morning. Katuwang po natin ang MX3 at kasama po natin si Pastor Dave Magalong. Pastor Dave, dito na po ako sa maraming katanungan ng ating mga kapatid. Simulan ko kay Rose Vic Guardo. Ayan, nag-post po siya sa ating FB page. Bakit po may mga taong kahit anong advice mo, yung decision pa rin nila ang sinusunod kahit alam nilang mali na? Alam kaya nilang mali na. Yung sinatawag natin. Mali na. Oh, well, hindi mo natin maano kasi kung paniniwala ng tao na tama siya kahit sa ibang tingin mali siya, hindi mo siya mapipigilan na panindigan niya yung paniniwala niya. May iba namang tao dahil nga ayaw mapahiya, ayaw aminin. No? Ayaw nila maging vulnerable sa ibang tao kasi baka bumaba ang tingin sa kanila kaya hindi nila aminin. No? So, iba-ibang dahilan kung bakit ang tao mahirap pa yun ang ituwid, no? Pero, alam mo, makakatulong rin naman sa atin kung makaroon tayo ng kakunting kakumpabaan. Pakinig lang tayo, baka tama naman yung sinasabi sa atin, makakabuti rin naman sa atin. Pero depende rin siyempre yan sa level ng maturity ng isang tao, no? Yung kanyang kakayahan na tanggapin ang mali siya, imbis na i-deny niya, mark pa yan ng karakter, no? Ano pa yung kanyang pananaw sa kanyang sarili. So, meron po talaga mga ganyan. At wala kang magagawa dyan. Mayroon mong baguhin yung taong ayaw magbago. So, ipanalangin mo na lang kasi yung di mo kayang baguhin, kaya baguhin ng Diyos sa kanyang sariling paraan. Kaya marimot sinasabi ko sa mga asawa, kung di mo kayang baguhin ng asawa mo, ang pwede mo baguhin yung attitude mo sa asawa mo. Mm-hmm. Siguro pwedeng bawasan mo na expectation mo, mm-hmm, maging unawain ka, i-focus mo na lang yung bigay yung pangangailangan niya para mapabuti siya at baka lalong ma-inlove sa'yo kasi namimit mo yung need niya. Kung babaguhin mo lang yung attitude mo, approach mo, eh pwede ka makatulong na mag-inspire ng pagbabago. At hindi ka na masyadong naapektuhan kasi nabago mo na attitude mo sa kanya.
Yan ang gusto ng Diyos gawin sa atin. Kaya pinaparanas tayo ng ganitong mga pagsubok para turuan tayong mahubog sa atin, sa ating pagtitiwala sa Kanya, pagsunod sa Kanya. Mahubog yung tamang mga attitude at approach na makakatulong sa atin na hindi tayo masyadong maapektuhan na mga karanasan na yan. Ito naman, nag-post sa atin si Eden Sardido mula sa YouTube channel natin. Ask ko po, Pastor, kasal ako at nakipaghiwalay ang asawa ko ng walang dahilan. Kasalanan ko ba? Of course, hindi mo kasalanan. Hindi naman ikaw nagdesisyon na humiwalay. So, kasalanan ng asawa mo yun kung siya humiwalay at may ginawang hindi tama, pananagutan niya sa Diyos yun. Pero ikaw, gawin mo lagi ang tama kasi para ang Diyos, ipagpalain ka at bigyan ka ng magandang kinabukasan. Si Charles Solomon, ano po ba ang kaibahan ng conditional sa unconditional love? Maraming salamat po and God bless. Yes, amen. Well, ang pagkaraniwang pagmamahal ng tao ay conditional. Mahal kita kasi mahal kita kung ganyan, di ba? Pag wala na yung dinatupad yung condition, bye-bye. Okay? So, ang ating love is love until it hurts. Ang unconditional love is love even when it hurts. So kahit na nasaktan ka na, dahil committed ka sa kabutihan ng taong ito, kahit anong mangyari, hindi ka susuko. Yan ang true love. Yan yung love na kailangan ng isang mag-asawa para tumagal habang buhay ang kanilang pagsasama. O kaya na magkaibigan na gusto tumagal ang kanilang pagkakaibigan, matuto tayong magpatawad, matuto tayong magpasensya, at matuto tayong umunawa na lahat ay may kahinaan. At siguro bawasan na lang natin expectation natin, baguhin natin yung ating attitude para hindi na tayo masyadong naapektuhan ng tao. Okay? So ang susi dyan, yung ating pagbabago. Hindi mo kayang baguhin ang lahat ng tao eh. Pero kaya mo bagayan yung attitude mo. Si Kat Vlogs, ayan, simula sa ating YouTube. Pastor, tanong ko lamang po. Nakapagpatawad na po ako sa taong dumurog sa puso ko. Pero pag naaalala ko pa rin po yun, nasasaktan pa rin ako at iniiyak yon. Nagkakasala po ba ako sa Diyos? Ano po rin ang maa-advise nyo sa mga taong nalilito kung anong relihiyon ang sasalihan or sasaniban? Alam mo, yung unang tanong muna, no? So naaalala mo, natural lang syempre na naaalala mo, maapektuhan ka emotionally. Pero kung yung pag-dwell mo, yung pag-entertain mo ng memory na yan, eh papatagalin mo, eh lalong tatagal yung pagdurusa mo. Remember ang ating napag-aralan sa forgiveness. Forgiveness is ang desisyon, hindi yan damdamin. Desisyon na ang memory ng isang offense ay muli, itatapo mo na sa iyong likuran at hindi mo na uli babalikan. Ibig sabihin, hindi mo na yan pag-uusapan uli, kahit kanino, hindi mo na bubuksan sa taong concern. Saka kung maalala mo, hindi mo na i-dwell, hindi mo na entertainin masyado yung memory, i-change topic mo na agad. Kasi pinatawad mo na yung tao. Ibig sabihin, hindi ko na babalikan yung alaala ng ginawa ng tao yan. Yun ang pagpapatawad. Tulad ng Diyos, no? Sabi nga sa Hebrews chapter 10, your sins I will remember no more. Ganun ang pagpapatawad. Hindi ko na babalikan yung kasalanan. So yun ang pwede mong gawin pag naalala mo. Sabihin mo na lang, Lord, pinatawad ko na ito, hindi ko na bibigyan pa ng atensyon itong alaala na ito. I change the topic, Lord, at i-focus ko na lang yung magagandang bagay na binigay mo sa aking buhay. I'll just learn to count my blessings na lang instead of dwelling in the past. Yan ang forgiveness. It's always a choice to refuse to entertain the memory of an offense na iyong tinaligdan na. Yun ang ibig sabihin ng forgiveness. Tungkol sa reliyon, ang aking mungkahi, magbasa ka ng Bible. Kasi sa Bible, maliliwanagan ka. Ako dyan rin ako naliwanagan eh. Okay, mahabang kwento ko, mahabang journey ko eh. Pero ang Biblia, magbasa ka ng Biblia, lalo na sa Bagong Tipan. Simulan mo lang sa Ebanghelyo ni Juan, Gospel of John. And after that, go to the first epistle of John. Then after that, pwede ka na magsimula sa Matthew. At basa ka ng tuloy-tuloy. Huwag na muna yung Revelation kasi medyo malilito ka dyan. No? Yung Epistles and Gospels, lalo na yung Gospels, just read the Gospels. Dyan kasi mamumulat ka sa katotohanan. Mm-hmm. Kung ikaw ay binabasa mo yung buo. Okay? Mm-hmm. So, hindi naman kasi religion na makakadikta sa atin. Mm-hmm. Relasyon natin kay Jesus na batay sa kanyang pinatinuro sa salita ng Diyos o sa Biblia. Si Lala Esteban Ariel, good morning po. Last 2020, we lost our supposed to be baby on my fourth month due to new growth cyst on my right ovary. And just this year, namagayong hinliliit on my right hand and lab tests, a result showed that I have a pre-diabetic condition. I cried a lot in praying
and prayed to God to heal me. I'm into medication and change of lifestyle. One of the major lessons I learned this pandemic is to care for the only body God gave me so I could do more for His kingdom. We're actually ministers just like Pastor Dave. Thanks for this message. Ayan. Thank you, Lala. Si Malu Dehesus, Pastor. Paano po natin mapagtitibay ang pagmamahal sa Diyos at kapwa kung may mga bad things na nangyayari sa mga good people at good things sa mga bad people? Okay. Ang mga pangyayari ng good and bad, universal yan. No? Whether mabuti kang tao, masama kang tao, lahat may mabuti at masamang karanasan. Kasi pare-pareho lang naman tayo namumuhay sa isang hindi perfectong mundo. No? At lahat ng tao sa paligid natin, mga makasalanan rin tulad natin. So that is a common experience. Napopokus lang tayo kasi doon sa masasakit ng karanasan dahil hindi natin naiintindihan ang layunin ng Diyos sa likod ng pagpayag niya na mangyari ito sa ating buhay. Yun yung ating pinag-usapan a while ago, na ito'y pinapayagan ng Diyos sa ikabubuti natin kasi gusto niyang baguhin tayo. Turuan tayo ng mag-develop ng wisdom para mapagtagumpayan natin. Kasi kahit saan ka pumunta sa mundo, hindi ka makakaiwas ng mga problema. Mm-hmm. So kailangan umalis ka dito para mawala ng problema sa buhay mo. Pero ang tanong, dahil hindi mo naman mapapawi ang lahat ng kasamaan sa mundo o sa kapaligiran mo, hindi mo naman kayang baguhin lahat yan. So ang pwede mo lang baguhin yung attitude mo, yung pananaw mo, yung iyong attitude sa Diyos, ang pagtiwala mo kay Lord na kahit ano mangyari, alam mo may magandang mangyayari. Kasi yan yung promise niya sa Romans 8:28 na ikaw, kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Sabi niya, ang lahat ng pagkailakip ng Diyos, ikababuti ng mamahal sa Kanya. At anong masakit yan? Alam mo maganda ang kainat na yan. Lagi mo sasabihin, Lord, hindi ko maintindihan kung bakit ito nangyayari. But alam ko mahal mo ako, naniniwala ako dyan, may magandang mangyayari dito. Alam ko may tinuturo ka lang sa akin para lalo akong maging better person na mas madali kong mapagtagumpayan ng ganitong mga problema sa buhay. Kaya gusto ko, Lord, baguhin mo ako. Okay? Para lalo akong mapagtagumpayan ang mga bagay nito. Yun ang panalangin na gusto ng Diyos. Yes. Kasi yun ang kanyang goal is to change you. Yun. Make me a better person. Ayan. Make me a better person. Yes. Si Faris Albalbisi. Faris Albalbisi. Ayan. Nakikinig at nanunood sa atin. Hi, Faris. Habang nagtitinda daw siya sa kalye. Ayan. O, mag-ingat ka, ha? Wow. Thank you. Thank you. Ingat. The Lord bless you. Oo. Gabayan ka ng Panginoon and protect you always. Ayan. Si, panghuli na lamang, Pastor, kasi lagi tayo overtime. Ayan. Michael Arsaga, good morning. Magtatanong lang po, bakit po kaya yung mga gumagawa ng masama gaya ng panlalamang sa kapwa? Ito, katulad ng tanong din kanina na bakit po kaya yung mga gumagawa ng masama gaya ng panlalamang sa kapwa, siya pang yumayaman at umaasenso sa buhay. Samantalang yung nagawa ng matuwid ay nananatiling mahirap kahit na anong sikap sa buhay. Thank you. Paano natin papawiin yun at ma-enlighten yung mga, may mga ganong katanungan, Pastor Dave? Kailangan kasi dyan na mabigyan sila ng patnubay ng mga taong na marami ng karanasan sa buhay, no? Lalo na sa karanasan nila kasama ang Diyos. Merong wisdom na pwedeng ma-impart. Hindi ko masyado nakuha yung buong tanong kasi ngayon nagpa-fluctuate yung internet ko ngayon. Kaya nawawala yung boses mo, Cheryl. Ay, okay. So, ito po, Pastor, yun. Parang similar sa kaninang huling tanong, bakit po kaya yung mga gumagawa ng masama gaya ng panlalamang sa kapwa, siya pang yumayaman na tumaasenso sa buhay, samantalang yung gumagawa ng matuwid ay nananatiling mahirap kahit anong sikap sa buhay? Okay. Diyan, basahin mo yung Psalm 73. Kasi yung Psalm, sasagutin yung tanong. Okay? Psalm 73. Yan ay sinulat para sagutin yung mismong tanong na yan. Bakit yung mga masasama ay umuunlad, no? Samantalang yung mga matutuwid ay naghihirap, no? So Psalm 73 will answer that. Kung ating isusuma, ang sinasabi niyan is that ang mga masasama, maaring sila ay
mag-aasenso sa buhay nito. Pero yung kanilang pupuntahan sa dulo ay nakakakilabot. Okay? Pero tayo mga matutuwid, dumaan natin na pagsubok kasi may ginagawa ang Diyos na pagbabago sa atin para lato tayong mapabuti at para lang natin maging mapatagumpay sa buhay. So tayo dadaan talaga ng mga pagsubok dahil sa plano ng Diyos na maganda para sa atin. Na tayo hinahanda niya na maging matibay tayong mga liwanag ng Diyos para sa ating kapanahunan. Maging light tayo sa ating buhay. Pero yung mga masasama, hindi mo na dapat i-worry kasi alam mo kung saan pupunta yan. Parang enjoy now, pay later. tayo endure now, pero ang ganda ng pupuntahan natin kasi mapatutupad ng Diyos ang magagandang plano niya sa atin dahil siya nagbabago tayo. Dahil sa mga nararanasan natin, natututo tayong magbago. Pastor Dave, thank you for joining us. Paano niyo po, saan niyo po gustong tapusin ang ating episode for today? Okay, ito lang yung pinaka-importante kung gustong sabihin. Alam mo, yung kahalagahan ng Kwaresma, pinaalala natin yung kamatayan ni Jesus, ay hindi natin mararanasan yan o madadama natin pag-ibig niya kung di tayo gagawa ng tamang desisyon. Magsimula tayo sa desisyon na pagsisiyan na taligtan ng lahat ng ating mga kasalanan. At at ating tanggapin yung libreng regalo ng Diyos na pinayaran na ng buo ng ating Panginoong Jesus, yung kaligtasan natin. Ito ay special offer ng Diyos kasi hindi mo na ito pwedeng matanggap pag ikaw namatay na. Hanggang dito lang sa buhay na yan. Yung special offer na pwede kang maligtas sa walang hanggang kaparusan kung tatanggapin mo yung regalo ng Diyos. Manalig ka kay Jesus, isuko mong buhay mo sa ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon para siya na mag-cover sa iyo. Siya na titiyak ng kaligtasan mo at siya rin magbabago ng buhay mo. Okay? Dahil kung hindi natin gagawin itong desisyon na ito na nagbibigay sa Diyos ating Diyos ng special offer na ito, ay tayo pa rin ang magbabayad ng ating mga kasalanan balang araw pag tayo namatay. Dahil tinanggihan natin ang pagbabayad ni Kristo na inaalok sa atin ng Diyos ngayon tapang buhay tayo. At ang ibig sabihin nito ay kailangan maranasan natin para hindi natin maranasan yung walang hanggang kaparusahan ng Diyos. So aking inanyayahan ang lahat ng tagapakinig, kung hindi po pa nasuko ang buhay mo kay Kristo, ito yung mensahe ng Kwaresma. Si Jesus, gusto ka niyang makapili. Gusto niyang pagharian ang buhay mo. Kaya namatay siya sa krus. Nabuhay na muli para siya ay makapiling mo. Para mabago niyang buhay mo. Bigyan ka niya ng bagong pag-asa. At patnubayan niyang buhay mo. Para maging maundad ka sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Maaari niyo yung gawin sa isang maikling panalangin. Ito yung panalangin. You can say this from your heart. Panginoong Jesus, kailangan kita. Patawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Aking tinatalikuran ang kasalanan sa buhay ko. At pinagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyo dahil namatay ka para bayaran ang aking mga kasalanan. At nabuhay kang muli para tiyakin mo ang aking kaligtasan. Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Sinusuko ko ang buhay ko sa inyo. Maghari po kayo sa aking buhay mula ngayon. At baguhin niyo po ako. Turuan niyo pong sumunod sa inyo. At ako'y nangangako, Panginoon, na pag-aaralan kong sundin ang inyong mga salita para rin sa pagtupad ng magandang plano mo sa buhay ko. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Tinatanggap ko yung ginawa ni Kristo para sa akin na pagbabayad sa akin mga kasalanan upang ako, Panginoon, ay hindi ko na papuntahan yung kaparusahan na dapat nakatakda sa akin dahil niligtas na ako ng aking Panginoon Jesus. Salamat sa iyong pagmamahal. Ako'y sa iyo na at ako'y susunod sa iyo. Salamat. Amen. Amen. Thank you, Pastor Dave. And we'll see you again. Again, mga kapatid, kung kami po, ito po yung ating episode ay muli nyo mapapanood. May replays po kami, 1PH and Radio 5 tuwing Sabado, alas 7 ng umaga at Linggo, alas 11 ng umaga. At maaari nyo pa rin pong panoorin pa ulit-ulit, ano, Pastor Dave, itong ating episodes. Magtungo lamang po kayo sa YouTube channel, Cheryl Cosim Official at Perfect Morning with Cheryl Cosim sa YouTube. Makikita nyo po ang mga episodes natin dyan. And si Pastor Dave, meron ding radio program. Ayan po sa Davao City. Andiyan pa ba si Pastor Dave? Naku, wala na. Umalis na. Nagbabay na ba si Pastor Dave? Ayan, Pastor Dave, sige po. Andiyan pa. Hindi pa. Apo, your schedule, Pastor Dave? Eladas, 11 to 12 every Saturday sa Davao, 101.9 Radio 5, Diyos at Pamilya ang programa. Mm-hmm.
And of course, meron po tayo, di po ba? Maaari din po nila kayong mag-send ng mensahe sa inyong FB page? Yes, sa akin. Sa aking mismong messenger account na lang para diretso na sa akin. Dave Cruz, C-R-U-I-S-E. Okay, hindi ka pa pinabaha. Ang avatar ko, Blue Sky. Oo, may pagkakataon ka pa ba nasasagot? Hindi pa naman. So for any guidance, meron naman. Ako, alam nyo mga kapatid, ako ay run to Pastor Dave. Pag po talagang nangangailangan, ano, nandyan po siya palagi. So kung kayo po ay may mga pagkakataon na naguguluhan or kailangan lang po talaga ng gabay, nandyan po si Pastor Dave para sa atin. Maaari nyo po siyang i-mensahe, mag-send po kayo ng message sa kanya through Messenger. Dave Cruz, yung Cruz po ni Pastor Dave ay C-R-U-I-S-E. Thank you, Pastor Dave, and we'll see you again. Okay. Salamat po. At mga kapatid, para po patuloy kayong ma-inspire, maaari rin po kayong tumutok sa Word of God channel on Signal TV channel 153. And on Friday, magsama-sama po tayo muli, katuwang pa rin ang MX3, kasama naman si Doc Edwin Bien. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa pulmonary TB and extrapulmonary TB. Mula po yan alas 10 ng umaga hanggang alas 11. At ang ating lucky winners today, March 17, Rosevic Guardo, Lala Esteban Ariel, Eden Sardido, Charles Solomon, at Kat Vlogs. Kayo po ang ating lucky winners today, March 17. Again, sa mga winners po natin today and yung mga past winners po natin, please send us ano po yung inyong date ng pagkakapanalo. Send us a direct message sa aming FB page na Perfect Morning with Cheryl Cosim. Ilagay nyo po doon yung date ng inyong pagkapanalo, inyong buong pangalan, address at contact number para mas mabilis po naming mapadala ang inyong gift pack mula po sa MX3. Again, thank you for joining us today. Stay safe and God bless mga kapatid. See you on Friday! Bagong hamon na naman ng harapin, kahit anong nararamdaman, lahat ay kakayanin. Sa tulong ng may kabala sa atin ay nagmamahal with MX3. Tayo ay extraordinary. Araw-araw MX3 para MX-traordinary. With alphabetic governors and halagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inyong nasubaybayan ang Perfect Morning with Cheryl Cosim sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Ang Perfect Morning with Cheryl Cosim ay inihatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX-traordinary.